Noong bata pa lamang ang mundo, mayroong isang higante na pinaniniwala ang naghari sa buong lalawigan ng Samar. Kilala sa pangalan Makandog, ang higante ay sinasabing nakatira sa isang maliit na isla na sagana sa likas na yaman. Ito ay napapaligiran ng malinis na karagatan, pinalilibutan ng kabundukang may matataas na puno ng nyog. Sagana rin ng islang ito sa iba't ibang uri ng prutas at gulay. Pinaniniwala ang pantay ang pakikitungo ni Makandog sa mga nakatira sa isla. Sinisiguro niya rin na nananatiling maganda at sagana sa likas na yaman ng isla. Kaya naman, kanyang ipinagbawal ang pagputol ng mga nyog at iba pang puno dito. Sa kabila ng pagiging isang mapagbigay na mamumunong, mayroon ding pagkakataong nagiging malupit ang higante, lalo na sa mga taong gumagawa ng masama. Sa mga ganitong pagkakataon, nagdadabog si Makandog at minsan ay nagiiwan ng malalaking bakas sa kanyang nadadaanan. Tulad na lamang ng bakas ng kanyang paa na hanggang ngayon ay nakikita pa rin sa isla noong siya ay nagpapadyak sa bato dahil sa galit sa mga taong pumamak sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang pagiging mainitin ng ulo, ang higante ay kaibigan ng mga naaapi, galit sa mga opresor, at higit sa lahat, malasakit sa komunidad at sa mga yamang lupa na bumubuo dito. Higit pa sa bakas ng kanyang paa sa islang kanyang tinitirhan, ito rin ay patuloy na nagsisilbing paalala sa mga kasalukuyang nakatira na ipagpatuloy ang paniniwala ng higante na pangalagaan ng isa't isa at ang mga likas na yaman ng isla. Mga likas na yaman na kasalukuyang pinapakinabangan ng mga katulad ni Kim. Si Kim ay isa lamang sa libong residente ng isla ng Siluan. Ako po si Kim Talavera, nakatira po sa isla Siluan. Naninisid po ako. Ang mga tao po sa aming isla, nagpapahalaga po sila ng kaligasan. Kasi pag hindi po inalagaan yan, medyo masisira yung kapaligiran. Katulad ni Kim, karamihan sa kanila ay mga mangingisda at magsasaka. Ang Siluan ay isang vulnerable at isolated na isla na malayo sa sentrong bayan. Mayroong mababang estado ng pamumuhay at madalas ay unang sinasalasa ng mga malalakas na bagyo. Ito ang isla ng Siluan. Isa sa higit 7,000 isla na bumubuo sa Pilipinas at isa sa higit 4,000 lugar sa bansa na maituturing na Small Island Community. Ang isla ay kabilang sa munisipyo ng Giwan sa probinsya ng Eastern Samar at isa sa mga pinakamahirap puntahan na barangay. Tuldok mang ituring at kung minsan pa ay nakakaligtaan ng isama sa ilang mapa ng Pilipinas, hindi maipagkakaila ang kahalagahan nito sa kasaysayan. Lingid sa kaalaman na nakararami, sa isla ng Siluan unang dumaong ang grupo ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan. Sila ay unang dumating sa isla ng Siluan noong March 17, 1521, ngunit sa takot na maulit muli ang hindi pagkakaintindihan na naganap sa gitna ng kanilang grupo at ng mga tao sa Guam, minabuti ng grupo ni Magellan na umalis at tumako papunta sa isla ng Humanhon na bahagi rin ng Giwan. Noong nalaman ng mga sinaunang Siluanan ang pagdating ng grupo ng Magellan at ang bigla nitong pag-alis, laki nila itong ikinagulat at minabuting puntahan ang kanyang grupo sa isla ng Humanhon. Dito nagpasalamat si Magellan sa pagiging maasikaso ng mga Pilipino at nagbahagi ng mga regalo tulad ng suklay, salamin,
damit at iba pang mga gamit sa kanilang barko. Kapalit, nangako ang ating mga ninunong suluanon na babalik at magbibigay ng pagkain at iba pang pangangailangan sa grupo ni Magellan. Ayon sa mga naitalang sulat at dokumentasyon ng mga pangyayari ni Antonio Pigafetta, ang chronicler ni Magellan, kabilang ang mga suluanon at ang grupo ni Magellan sa mga unang kwentong naitala tungkol sa buhay ng mga sinaunang Pilipino. Maaari ring sabihin na ang kabutihang asal na ipinakita ng mga suluanon ang siyang nagpasiguro na ang nagugutom na grupo ni Magellan ay magtatagumpay bilang kauna-unahang grupo na makakaikot sa buong mundo gamit ang barko. Dahil sa lokasyon ng isla na nakaharap sa dagat Pasipiko, nagsilbi rin itong base militar ng mga Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bakas pa ang resulta ng gera sa ilang bahagi ng isla, lalong-lalo na sa lugar na tinatawag nilang Torre o Lighthouse na dating ginamit ng mga dayuhang Amerikano upang manmanan ang mga kalabang Hapon. At dito rin unang tumama ang Super Typhoon Yolanda, ang pinakamalakas na bagyo na naitala sa buong kasaysayan ng mundo. Sa ere pa na, kitang-kita na ang lawak at tindi ng pinsalang tinamo ng bayan ng Giwan. Maliit man ang suluan, malaki at makasaysayan naman ang mga naranasan nito. Ang mga likas na yaman ng suluan ang nagtahi ng kasaysayan nito. Ito ang nagsilbing pundasyon upang mabuo ang kwento at identidad ng isla, ng mga taong nanirahan at naninirahan dito. Hindi lamang istorikal, kundi ang buong komunidad ay umaasa sa biyayang dala ng likas na yaman ng isla. Sa kabila ng mayamang kapaligiran ng isla, may banta sa mga tao at sa kanyang likas na yaman. Kapag ito ay hindi maaksyonan at mapigilan sa lalong madaling panahon, maaaring makalimutan at mawala ang mayamang kasaysayan ng isla. At ang maliit na tuldok ay tuluyan ng mabubura sa mapa. Sa layo na mas mabigyan pansin ang kondisyon ng pamumuhay ng mga tao na nakatira sa maliliit na isla tulad ng Suluan, at upang mas maipakita ang kahalagahan ng mga yamang lupa o natural resources sa mga taong naninirahan sa ganitong klaseng lugar, kasama si Kim at ilan pang residente ng isla, naglunsad ng isang kakaibang community-based research na tinatawag na Photo Voice. Ang Photo Voice ay isang uri ng pananaliksik o research na community-based at participatory. So naglalayon ito na i-document ang realidad ng isang komunidad sa pamamagitan ng participatory photography. Dahil limited yung pictures na pwede nilang kunin, mas pag-iisipan ng participant kung ano yung dapat niyang kunan na vulnerability at capacity nang hindi nasasayang o nauubos yung kanilang film. No? At mas effective din ito dahil visual siya, yung mga pictures ay may kaakibat na mga storya at mas madali siyang maintindihan ng grassroots level, barangay level, pagdating sa municipal level. At sa pagganitong paraan, mas nagiging madali yung pagpa-planning ng isang komunidad, lalong-lalo na pag nagde-develop sila ng mga strategies para sa DRRM. Ang konsepto ng Photo Voice ay hango sa critical consciousness theory ni Paulo Freire na nagsasabing kailangan ng mas malalim na pag-unawa sa lipunan. At ng feminist theory na partikular sa konsepto ng halaga na pagkakaroon ng boses at partisipasyon sa pagbabago ng lipunan. Ang prosesong ito ay may tatlong pangunahing layunin. Una, tulungang mabigyan ng boses ang mga tao o komunidad na karaniwang hindi nadidinig. Pangalawa, hikayatin ang mga komunidad na mas mag-isip ng malalim sa pamamagitan ng pakikipagdiskurso at pagbabaliktanaw sa mga litratong nakunan. At pangatlo, magsulong ng mga pagbabago na magpapabuti sa kasalukuyang kondisyon ng komunidad sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa mga kinauukulan. Sa ngayon, maraming bansa na ang gumagamit ng Photo Voice sa iba't ibang paraan at paksa, tulad ng isyu ng kabataan, may kapansanan at iba pa. Pero sa mga taga-Suluan, ginamit ito para malaman ang mga mahahalagang likas na yaman o natural resources sa isla at paano nila ito ginagamit
upang mapababa ang epekto ng mga sakuna o disaster o ang konsepto ng EcoDRR o Ecosystem-Based Disaster Risk Reduction. Nagkaroon ng 3 buwan ang mga Suluanong sumali upang kunan ng litrato ang kanilang isla at komunidad base sa 2 tanong na nagsisilbing gabay sa uri ng litrato ang kanilang kukunan. Sa pamamagitan ng mga litrato, masasagot ang mga katanungan. Ano ang mga likas na yaman o natural resources ang mahalaga para sa'yo? Paano mo ginagamit ang mga likas na yamang ito para mapababa ang epekto ng sakuna o disaster? Sumali po ako sa Photo Boys. Natuto po akong mangamera. Pinakturan ko po yung nasa paligid ng suluan namin, yung mga corals. Kaya nilang ipaliwanag kung ano, kung bakit nila napicturan yun. Pinakita po namin kung gaano kaganda yung paligid namin. At mga importanteng bagay na dapat po na pangalagaan namin, halimbawa po ng mga tanim, ng mga corals, at yung mga bahay po namin. Film cameras ang ginamit ng mga lumahok upang mas pag-isipan nila ang kanilang mga kukunan dahil limitado lang ang kuha sa isang rolling of film sa bawat camera. 25 na siluanan mula sa iba't ibang sitio ng isla at mula sa iba't ibang yapak ng buhay, katulad ng mga mangingisda, magsasaka, barangay leader, bata, may kapansanan, senior citizen, babae, at lalaki, ang lumahok at nagsilbing mga photo researchers. Pagkatapos ng 3 buwan, kasama na ang pagproseso ng pag-develop ng film at pag-print, pinakita sa mga lumahok ang resulta ng kanilang paglilitrato. Bawat isa ay nagkaroon din ng pagkakataong ipakita sa grupo ang kanilang mga kinunan at ikinuwento ang istorya sa likod ng kanilang mga napiling litrato. Ito po yung napicturan ko. Kasama ko po yung pana ko. Sa ilalim po ng dagat yan, dito po kami kumukuha ng pagkain, ng laman dagat. At halimbawa po ng isda, namamana po kami ng mga isda rito para pagkain po namin. Siyempre, kasama na rin po yung pagbenta. Kasi maraming bumibili ng isda rito sa amin. Kami rin na taga-Suluan din. At yun po ay pinoprotektahan namin na inaalagaan po namin para sa pang-araw-araw ay meron kaming makukuha ng pagkain sa araw-araw. Ang bukid na ito ay napakahalaga para sa atin. Dito, pinagsasaka nito ng maraming tao dito sa Suluan. Yung dagat, natural resources, yun ang kaugnayan natin, kinukuha na ng pinabubuhay natin dito sa barangay Suluan. Nakakapanda man yung hiya sa gadit mga balod. Nakakaprotect lima titiya kayo, di ba? Mga kwantiya, bato, ngadag ko. Kinahang ng tagod magtanumhin mga mangroves kay talaga nakakatulong yung pag-protect. Oh. Adi nga medicinal hikanan ubo, natural resources gihapon natin niya, ano tiya nga, klabo. Kumbaga ha, ubo gihapon niya, natural resources ta. So nga yung mga kalamidad ta, nawaray yung ha. Di ba usay ha, di pagkaniwaray mga medicine nga inabo, padatay man ang ubo nga kinon na aton, usanot inyo usang mga kakonit ubo. Gamot. Yung isla namin maliit lang. Pero dito sa pinagsama-samong picture, mapapansin natin, bagamat maliit lang yung isla namin, pero halos lahat nandito. Makikita mo yung pantawid na pangkabuhayan sa araw-araw nandito.
sa ibang lugar hindi mo rin makikita. Dito sa atin mapapansin natin, maliit lang tayo pero halos lahat ng pangangailangan nandito. Sa kabuuan, naging epektibo ang paggamit ng photo voice sa pagpapakita ng tunay at aktwal na sitwasyon ng maliliit na isla tulad ng Suluan. Sa pamamagitan ng mga litrato at mga diskusyong kaakibat nito, mas naibahagi nila ang kanilang mga pamamaraan ng wastong paggamit ng kalikasan na hindi mapanira kundi may konsiderasyon sa susunod na henerasyon. Ang resulta ng research ay maaaring maging batayan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa EcoBRR. Yung paggamit namin ng photo voice, bawat isa po ay natuto para bang yung natuto silang gumawa at magbigay ng kahalagahan ng kanilang pinipicturan. Pinapakita ko po na yun po ay mga importante sa aming isla. At yun po ay aalagaan ko at sasabihin ko rin sa mga kapwa ko maninisid na ganun din po, alagaan din po natin yung mga nasa paligid namin para sa amin ding kinabukasan. Maliit ang isla ng Siluan. Maliit rin ang nakikita sa silipan ng kamera. Gayun din maliit ang mga litratong kanilang hawak. Ngunit napalaki naman ng mga imaheng ito ang kanilang kwento. Ang mga imaheng ito ay nagtahi sa kanilang kasaysayan mula kay Macandog, Magellan, sa Super Typhoon Yolanda at ngayon ay kay Kim at ng kanyang mga kasama. Ang mga imahen ng kasaysayan ng mga likas na yaman ng Suluan ang magsisigurong magpapatuloy at hindi makakalimutan ang kwento ng munting isla sa mga susunod pang henerasyon.